mababangis, mararahas. Yan ang mga wild animals tulad ng mga lobo, leon at mga tigre. Kung pagbabasihan natin ang kanilang karakter, tila imposible na pwedeng makahalubilo ng tao ang mga ganitong uri ng hayop. Kung napanood mo ang pelikulang Mowgli, siguradong makaka-relate ka sa kwento natin ngayon. Hello mga ka-istorya, magandang araw sa inyo. Nandito pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng panibagong kwento na sana ay magustuhan nyo. Pero bago ko po simulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna ang ating mga manonood na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Nagbabalik nga ang inyong lingkod para sa isa na namang kakaibang kwento tungkol sa isang bata na pinalaki daw ng mga lobo sa kagubatan ng India. Totoo kaya ito? Nang mapanood ko ang pelikulang Mowgli, inisip ko na 100% fiction ito at walang bahid ng katotohanan. Sino ba naman ang mag-aakala na pwede palang mabuhay ang isang tao kasama ang mga wild animals sa gubat? Actually, ang Mowgli ay hango sa aklat na isinulat ni Rudyard Kipling na may pamagat na The Jungle Book. Isinulat niya ito noong 1894. Ang libro ay tungkol sa isang bata na pinalaki ng mga lobo sa kagubatan ng India. Ito mga kaistorya ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magustuhan nyo. Kaya tara, simulan na natin! Balik tayo sa taong 1867. Lokasyon? Gubat sa Bulanchar District sa Uttar Pradesh sa bansang India. Isang grupo ng mga hunter ang halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isang grupo ng mga lobo na tumatakbo sa gubat at may kasama ang mga ito na kakaibang nilalang. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na naglalakad gamit ang magkabilang paa at mga kamay. Sa kilos ng bata ay mababakas na halos nakuha niya ang mga kilos at galaw ng isang lobo, kaya't napagtanto ng mga hunter na ang bata ay kasamang namumuhay ng mga lobo sa gubat. Naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari ito? Comment na po sa ibaba kung ano ang opinion niyo tungkol dito. May ilang insidente na ang naitala sa kasaysayan tungkol sa mga batang pinalaki di umano ng mga hayop sa gubat. Ang tawag sa mga batang ito ay feral children. Technically, ang salitang feral child ay kinagamit para sa isang batang naninirahan sa gubat o mga batang naputol ang ugnayan sa sibilisasyon. Ang iba ay ikinulong ng ibang tao at bunga nito ay hindi na nakakahalubilo sa mga tao. Ang iba naman ay natutong manirahan sa gubat at maaaring pinalaki ng mga hayop na nakakasalamuha ng bata. Bunga nito ay walang alam na social skills ang bata tulad ng simpleng pakikipag-usap at madalas hindi nakakalakad ng tuwid dahil ito ang nakikita niya araw-araw mula sa mga hayop na nakaka-interact niya at siya nitong ginagaya. Nakita ito ng mga hunter kaya naman nagdesisyon ng mga ito na kunin ang bata sa awa nila dito at ibalik sa sibilisasyon. Pinausukan nila ang kuweba kung saan nila nakitang pumasok ang mga lobo at ang bata. Kinailangan pa nilang pumatay ng isang babaeng lobo upang makuha nila ang bata. Matagumpay na nakuha nila ang bata at dinala nila ito sa Sikandra Mission Orphanage, malapit sa Agra sa India. Ang orphanage ay pinamamahalaan ni Father Urhart, isang misyonaryo na naninirahan sa India. Bininyagan ng bata at dahil Sabado ng araw na iyon, pinangalanan siyang Dina Sanikar, salitang Hindi na ang ibig sabihin ay Sabado. Naidokumento pa ang isang obserbasyon noon ni Father Urhart. Anya, he cannot talk and though undoubtedly pagal, imbecile or idiotic, still show sign of reason and sometimes actual shrewdness. Ayon naman sa isang child psychologist na si Dr. Wayne Dennis, ang isang feral child ay hindi sibilisadong kumilos, lalo na sa pagkain at marumi sa katawan.
Hindi rin sila marunong makisalamuha sa kapwa at hindi kaagad maka-adapt sa pagbabago ng temperatura. Halos lahat ng feral children ay ganito. Ngunit si Dina Sanicar ay medyo kakaiba dahil kaya niya makisalamuha sa kapwa niya feral child na dinala sa orphanage noong March 5, 1872. Ayon kay Father Earhart, malapit ang dalawang bata sa isa't isa. Hindi nakapagtataka dahil pareha sila ng binagmulan at mas nagkakaintindihan. Hindi lamang si Sanicar ang batang natagpuan sa gubat na naninirahan kasama ang mga lobo. Apat na kaso na ng wolf children ang natagpuan sa iba't ibang lugar ng India ng panahong iyon. At marami ang nagsulputan ng mga sumunod na mga taon. Sa katunayan, ang pagkakadiskubre sa mga feral children sa iba't ibang parte ng mundo ay naging topic ng pag-aaral ng iba't ibang siyentipiko. Matiyaga siyang tinuturuan ng mga tao sa orphanage na umasal ng tulad ng tao at sa paglipas ng panahon, unti-unti ay natuto siya na kumain ng lutong pagkain at magsuot ng mga damit, ngunit hindi pa rin nakapagsasalita. Hindi naman siya pipe, ngunit ang tanging nagagawa lamang ay magingay na parang sa hayop. Maikli lamang ang naging buhay ni Dina Sanicar. Namatay siya sa edad na 34. Ang orphanage lamang ang naging tahanan niya hanggang sa siya ay mamatay. Nagpakita siya ng ilang pagbabago tulad ng paglalakad ng tuwid, nakapagsusuot ng damit ng hindi na gaanong nahihirapan, marunong ng kumain gamit ang plato at umiinom gamit ang baso. Ngunit laging inaamoy ang pagkain bago ito isubo at tanging karne lamang ang kinakain. Isang pag-uugali ng tao ang gustong gusto niya at ito ay ang paninigarilyo, kaya't nang lumaon ay naging chain smoker pa. Dahil sa ugali niyang ito, ipinapalagay na namatay si Dina Sanicar sa sakit na tuberculosis noong 1895.